ito. Makibasa po kayo sa akin sa awit. Chapter 145. Ito po ay Tagalog para mas manamnam natin. Sabi po dito, ako ay magpupuri sa inyo, aking Diyos at Hari. Pupurihin ko kayo magpakailanman. Pupurihin ko kayo araw-araw at ito'y gagawin ko magpakailanman. Panginoon, kayo makapangyarihan at karapat dapat na purihin ang inyong kadakilaan na hindi kayang unawain. Ang bawat salinlahi ay magsasabi sa susunod na salinlahi ng tungkol sa inyong makapangyarihang gawa. Pagbubulay-bulayan ko ang inyong kadakilaan at kapangyarihan at ang inyong kahanga-hangang mga gawa. Ipapamalita ng mga taong inyong kapangyarihan at kahangang-hangang mga gawa at ipapamalita ko rin ang iyong kadakilaan. Amen! Hallelujah! Nasasalamatan kayo, Panginoon, ng lahat ng inyong nilikha. Pupurihin kayo ng inyong mga tapat na mamamayan. Ipapamalita nila ang inyong kapangyarihan at ang kadakilaan ng inyong paghahari upang malaman ng lahat ang iyong dakilang mga gawa at kadakilaan ng iyong paghahari. Pupurihin ko kayo, Panginoon, ang lahat ng nilikha ay magpupuri sa inyo magpakailanman. Hallelujah! Kumain ang lahat ng nilikha ng Panginoon ay dapat na magpupuri sa Kanya magpakailanman. Oh,
I'm ready for a miracle.
Let's continue to worship God.
Worship him. We worship you, Lord Jesus.
Can we lift up the name of the Lord tonight in this place? Amen. Pwede mo bang itaas ang pangalan ng Panginoon sa gitna ng iyong problema, sa gitna ng iyong pamilya, sa gitna ng iyong pangangailangan? Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lord, we believe, God, that your name has a power, Father God. We speak the name of Jesus over our family, over sickness, over trials and challenges, Lord. We speak your name tonight, Father God. Lord, thank you for your love. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa krus para po sa amin, Lord God. Right now, actually, God, kulang pa tong gabing ito para ibalik namin sa iyo ang aming mga papuri. But thank you, Father God, for bringing us here tonight. Marami po, Panginoon, ang mga taong hindi malayang makapag-worship. Pero kami ngayong gabing ito, Lord God, kami ngayong gabi, malaya kami na makakapagpuri sa iyo, Panginoon. At hindi namin sasayangin ang gabing ito, hindi namin sasayangin ang kada isang segundo na dumadaloy sa aming buhay, Panginoon, para hindi namin ibigay sa iyo ang papuri, Lord God. You deserve, Lord, the worship. You deserve, Lord, the highest praise, Lord God. And right now, Father God, we will sing again. We will worship again. And let this night be our declaration, Lord God, kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay namin. Pwedeng meron kang problema, pwedeng meron kang pinagdadaanan, pwedeng meron nasa kalagitnaan ka ng challenges. And I believe that the Lord is speaking to you tonight. Gusto kanyang palayain, gusto kanyang pagalingin, gusto kanyang yakapin ngayong gabi. Gusto kanyang makita that you are worshiping, you are fighting, Lord God. You are fighting the faith that you have tonight by singing praise to Him. Are you ready to worship Jesus? Are you ready to worship the Lord? Come on, medyo mahina. Are you ready to worship Jesus? For His glory, for His name. For His name, for His name. Once again, we will worship, and my hope and prayer that the Holy Spirit will sanctify your heart. The Holy Spirit will touch your heart tonight. For last night na po ito. Last night na po. At sana po wag tayo magtitira. Amen. Amen. Oh, here, oh, now. You conquer the red, you free, break out and break every chain. Oh God, you have the great faith. We bless your freedom, awaken and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have the great. Awaken and arise.
Yun po, magandang gabi po sa ating lahat na nandito sa fifth night ng Sustaining Nights. Pakibati naman po natin yung ating mga katabi na nabuo ko itong fifth night ng Sustaining Nights. Yun, so I just wanna share my 2022 Sustaining Nights experiences, word of encouragement, na makapag-encourage lang, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat. Yung first night, si Pastor Pablo is talk about radical love. At ang radical ay ibig sabihin is expressing or belief or believing. Nandito tayo para matuto ng salita ng Diyos at matutunan natin ang love ay pahalagahan. Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat. In the same time, si Pastor Pablo po, noong gabing iyon, pinapunta niya po yung lahat ng nabibigitan, yung may problema sa pamilya, sa eskwelahan, sa trabaho, sa business, pinapunta niya sa harapan. At the same time, sumunod ako sa kanya dahil alam ko, committed ako, sabi ni Pastora Hana, being a radical follower of Jesus requires a radical commitment. Alam ko na may commitment ako sa Lord, kaya sinunod ako. Nandito ako sa harapan, dito sa pwesto na yan, nakaluhod sa presensya ng Diyos. Nakataas ang kamay, umiiyak, dinadalangin ko sa Diyos na ang lahat ng problema ko, lalo na sa pamilya. Alam niyo po, tumatak sa akin yung radical love. Dahil nung bata pa ako, yung radical love, is nararanasan ko siya, naiisip ko siya, napapadama siya sa akin ng pamilya ko, pero at the same time, unti-unti siyang natutunaw sa paglipas ng panahon. 2018, nang namalaman ko si Papa, na nagkaroon siya ng ibang babae. Hanggang ngayon po, the same time hanggang ngayon, yung oras, yung panahon, yung pera niya, inilalaan niya sa babae na yon. Eh ako, committed ako sa Lord. Kahit anong ginagawa niya, nagpapatuloy ako. Actually, Life Plus Valedictorian po ako ng Taytay New Life. Nagwa-worship ako sa Lord. Parte ako ng iba't ibang ministry. Pero yung ibig sabihin lang ng discipline sa akin, parang wala ako nagiging disiplina. Hindi ko alam kung bakit, but parang may kulang. Nandito ako, nagwa-worship. Nandito ako para magpuri sa Diyos. Pero parang may kulang. Naiingit ako kasi iba't ibang pamilya dito. Sama-sama. Sino-sino po yung mga pamilya dito na buo? Can you say amen po? Yun, so amen. Dahil buo po kayo, hindi po kayo lucky. Kasi blessed po kayo. Amen. And sabi po ni Pastor Steve, sa kanyang third night, there is a beauty in submission and God is divine architecture of our family or rather the church. Habang dinadama ko po ang presensya ko ng Panginoon, dito nakaluhod ako, umiiyak ako, dinadalangin ko sa Panginoon na yung prayers ko sa pamilya ko, na si Papa mapagbago, bumalik sa presensya ng Panginoon dahil minsan hindi ko pa nararanasan na halos mabuo kami dito sa church. Dalawa lang kami lagi ni Mama, yun po si Mama sa likod. Ayun po. Dalawa kami ni Mama lagi nandito. Blessed kami. Pero yung Papa ko, hindi ko alam kung maliligtas ba siya. Ang hirap mag-consolidate ng isang tao, lalo na kapag pamilya mo yung nakakasakit sa'yo. Amen po ba? Ang hirap-hirap. Pero nandito tayo para magpuri sa Kanya at binibigay natin sa Kanya ng buong-buong yung buhay natin. At gusto ko lang pong iwanan itong verse na to in 1 John 3:16. We know what real love is because Jesus gave His life for us. So we all also ought to give our lives for brother and sisters. Na in kahit man hindi ko maramdaman sa mundong ito, yung radical na pagmamahal, pero nandyan si Lord para mahalin niya ako. Niyayakap niya ako ng buong buo. At alam ko dito, paglabas natin dito, mamaya sa pintuan na yan, isa na akong radical. Proud ako na radical ako at proud ako na nandito ako sa Taytay New Life para ipagpatuloy ko ang buhay ko. At gusto ko lang po iwanan tong quotation na to. One of the great things and manifestation and gift of our Lord is unconditional love. Maraming salamat po.
Amen. Amen. Pwede po ba muli tayo lahat ay tumayo para po sa ating prayer for declaration? Amen. Are you ready? Sa Proverbs chapter 3 verse 5 hanggang 6 po. Favorite natin lahat. Sabi dito, "For God so loved the..." Ay, di pala yan. "Trust in the Lord with all of your heart and do not lean into your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight." Sino dito nagtitiwala kay Lord? Ayan, lahat ba tayo nagtitiwala kay Lord? Kanina, galing ako Las Piñas, papunta rito, umangkas lang ako ng motor, yung using angkas na app. Grabe, lumilipad. Talagang napakanta akong kahit anumang panahon, mabigat man ang sitwasyon. Ibang klase pala pag sumaki ka ng angkas. No? Tiwala lang, kapatid. Pinagtitiwalaan ko lang yung angkas driver na yon. Meron siyang lisensya, nakatatak doon, professional driver's license. You can trust God. You know what? Bakit? Kasi merong kantatak sa iyo. And that is the blood of Jesus Christ in you. That's why sa ating pong prayer declaration, tiwala lang po. Tiwala lang po tayo. Minsan kasi ayaw natin magtiwala, parang tumitigil na tayo sa pagtitiwala kasi parang ayaw na natin pagkatiwalaan yung trust niya. Parang gusto natin yung sarili nating paraan, yung ways natin. Kasi naiinip tayo sa sagot ni Lord. Naiinip tayo mag-antay. Ayaw na natin mag-antay. Kapatid, waiting on God's timing is never a waste of time. It's actually, bakit? Because timing ni Lord is always perfect. Kaya tiwala lang po. Hindi po ako magsisilver na sapatos kung walang dahilan. Hindi po magsisilver na sapatos kung walang dahilan. Hindi po kayo pupunta dito nang walang mangyayari. Nandito kayo kasi may gagawin si Lord. Amen. Sige ay, mas malakas na palakpakin para kay Lord. Yung alam mo may mangyayari ngayong gabing ito. Yung alam mo na merong answered prayer sa palakpak mo. Hallelujah. Come on, let's praise Him. Come on. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Let's pray, let's pray. Lord, we thank so much, Lord God, dahil kami, Panginoon, ay tinawag niyo to be your Son, Lord Jesus. And with that, Lord God, we are so confident, Lord Jesus, na kahit anumang lingin namin, if it is according to your will, you hear us, Lord Jesus. And if we know that you hear us, Lord God, we already have that answered prayer, Lord Jesus. Maraming po salamat, Panginoon, for this opportunity, Lord God, na kung saan sama-sama kami nagpupuri sa iyo, tinataas namin, Panginoon, sa iyo ang aming mga panalangin, ang aming mga declarations, aming prayer, Lord Jesus. Lord, right now, we are lifting up to you, Lord Jesus, yung mga aming tinataas sa iyo, mga prayer, Lord Jesus, regarding our status sa pamilya, Lord God. Lord, we pray for each and every one, Lord God, sa pamilya na maaaring broken, na maaaring may mga pinagpe-pray, Lord God, healing sa kanilang pamilya or restoration sa kanilang pamilya, Lord God. Right now, we ask for your mercy and love, Lord Jesus, na dapuin niyo po, Panginoon, yung kanilang pamilya right now. Tinataas po namin, Panginoon, Lord God, may mga pamilya, Panginoon, na naghahanap ng kasagutan regarding their father or their mother, Lord God. Lord, right now, Panginoon, give them wisdom and knowledge, Lord Jesus. We are praying na magkaroon ng kaliwanagan ang kanilang pinagdadaanan ngayon. Maaring malabo, di nila makita, Lord God, yung will mo, Panginoon, pero with your Holy Spirit, Lord God, with the words, Lord God, that coming from you, Lord Jesus, ipaunawa niyo po sa kanila, Panginoon, na hindi ka pa natatapos sa pamilya nila. Lord, we are lifting up you, Lord Jesus, our needs. Everyday needs, Lord God, provisions, sa aming mga pangangailangan, Panginoon, there are times hindi na namin alam kung saan kami kukuha ng mga bagay, Lord God. Pero we trust in your word, Lord Jesus, that if we will seek you first, your face, and your righteousness, Panginoon, lahat ng ito, Lord God, ay bibigay niyo sa amin, Panginoon. That's why, Lord Jesus, we lifting up to you, Lord Jesus,
maaaring di namin makita, Panginoon, yung imposible, Panginoon, pero we trust in your word, Lord God, that you can do miracle, Lord Jesus, sa aming sitwasyon, Lord Jesus. Lord, ikaw pa magbigay ng provision sa aming pamilya, sa aming mga pangangailangan. Mag-open doors ka po, Panginoon, sa mga trabaho, business opportunity. At dalangin po namin, Panginoon, na sa aming pagsunod sa'yo, Lord God, sa aming tithes and offerings, sa paglilingkod, Panginoon, pagpalaan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Maybe some of you are praying na magkaroon ng spiritual growth sa inyong buhay, Panginoon. Lord, right now, Panginoon, amin po tinataas ang aming mga prayer requests regarding our spiritual growth. Panginoon, ang amin po dalangin na patuloy ka namin magkaroon kami ng kauhawan sa iyong salita, sa iyong presensya, Panginoon, na laging saliksikin ang iyong pangalan. At sa paggawa namin po, Panginoon, ito, Panginoon, dalangin po namin na patuloy mo pong i-reveal sa amin iyong kalooban, Panginoon. Upang kami, Panginoon, magkaroon ng growth sa buhay namin, na every time mayroon mga pagsubok sa buhay namin, Panginoon, Lord, matututo kami tumakbo sa inyong presensya at panghawakan ng inyong salita, O Diyos. Maraming po salamat, Panginoon. We even pray, Lord Jesus, yung mga pangangailangan sa eskwelahan ng mga bata, mga pangangailangan sa kanilang trabaho, mga pangangailangan sa healing, Panginoon. Right now, we are lifting up to you, Lord Jesus. Lord, maraming po salamat, Panginoon, dahil hindi ka po natatapos ngayong gabing ito, Lord God. Pero we know, Lord God, na patuloy at patuloy, Panginoon, na ikaw ay katatagpuin mo kami, Panginoon. Maraming po salamat, O Diyos. We trust you, Lord God, in everything. Sa lahat ng sitwasyon ng buhay namin, Panginoon, amin pong pinagkakatiwala po sa inyo. Maraming po salamat, O Diyos, sa lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon ho ay ang ating pag-uusapan is about radical obedience. Nor, nandun tayo dun sa about radical love. At pinag-usapan ho natin na yung pong radical, ito po'y nanggaling do sa Latin word na radix, which means root. Ano? At siyempre, gusto natin bumabalik tayo doon sa root, doon sa ugat, pagdating sa pag-ibig. Gusto natin ang pag-ibig natin ay puro. Ano? Ibig sabihin, bumabalik tayo doon sa foundation. Bumabalik tayo doon sa root. Parang si Pastor Steve, laging bumabalik sa root. Kaya root, every day. So, napag-usapan yung radical commitment, radical submission, radical discipline, di ba? Lalo na yung ano yung radical discipline, ang lakas ng tama sa akin yan. Di ba? Lalong-lalo na doon sa disiplina natin sa pagkain. Di ba? Lakas ng tama. Ngayon, one cup of rice na lang tayo. Sino yung one cup of rice na lang? Can you say amen? Parang ayaw nyo ah. Ano? Pakita mo nga yung one cup of rice. Yan, ganyan. One cup of rice. Yan. Ganyan na lang tayo ang tindi ng tama sa akin ng disiplina. Kaya ganyan na tayo ngayon, okay? Ngayon, pag-usapan natin yung radical obedience. Oh. Siyempre, pinapahayag natin yung radical love. At nakita naman natin yung patotoo kanina ni Joven, radical love yun. Ano? Yung nagpapatawad ka sa kabila ng lahat, di ba? That is radical love of God. Na pinapahayag natin sa ating pong kapwa. Mira, nagkaroon tayong radical commitment, radical submission, radical discipline. Diyan ho natin pinapahayag yung radical love of God. Ngayon, pag-usapan natin radical obedience. Pinapahayag natin ang radical love of God through our radical obedience. Alam niyo, may alam ako na isang pastor, nung uso ho yung mga JJ walking, di ba? Nagpunta ho siya sa crossing, at siyempre, doon sa crossing, sapagkat uso yung jaywalking, tatawid siya. Tatawid siya. Nabasa naman niya yung jaywalking, pero alam niyo, bigla siyang tumawid eh, kasi wala naman siyang nakitang mga enforcer.
Yung pala, pagtawid niya, mayroong nakatagong enforcer. Hinuli siya. Eh, bawal eh. Bawal. Hinuli siya. Alam niyo bang sa tanang buhay niya, hindi niya makakalimutan yung pangyayaring iyon sa kanyang buhay sapagkat napahiya talaga siya. Ano? Dahil doon sa may consequence eh. Merong parusa yun eh, di ba? Alam niyo, parusa sa kanya, nagpanatang makabayan siya sa harap ng mga enforcer. Grabing pahiya niya. Alam niyo kung sino yung pastor na yon? Ako. Grabe talaga yung nangyari sa akin yun. Alam niyo, kung tutuusin, pag hindi ka talaga sumunod sa batas, ano? Pag may utos, hindi ka sumunod, may consequence talaga yan. Yun lang sa stoplight eh. Pag di ka sumunod yan, siyempre, pwede ma-aksidente ka, mapahama ka. Hindi lang ikaw, pati yung ibang sasakyan o ibang tao, pwedeng mapahama. At nangyayari yan because lumabag ka doon sa utos. Lumabag ka doon sa batas, di ba? Ngayon, tandaan natin, ang obedience, talagang mayroong epekto yan sa buhay natin. Alam niyo ba sa Bible ay mayroong obedience na nagkaroon ng good effect at naapektuhan ang buong mundo at naapektuhan tayo dahil sa pagsunod ng dalawang taong ito. Until now, alam niyo kung sino sila? Sila po ay si Mary and Joseph. That is the radical obedience of Mary and Joseph. At alam naman natin kung ano yung naidulot sa atin ng radical obedience ng dalawang yan. Ano, sa pamagitan niya na ang ating Panginoon ay ipinanganak sa mundong ito. Alam niyo, yung Greek word for obedience ay hupako. Ano? Yung hupako, ang ibig sabihin niya is to hear under. So yung pong to obey is to hear under. At ito yung nangyari kay Joseph, kay Mary and Joseph. Alam niyo yung obedience, nag-e-involve so yan ng listening, ano, attentively obeying His word. Ano? Listening attentively and, siyempre, obeying His word. Hindi naman pwedeng nakinig ka at di ka susunod. Ang radical na obedience na pakinggan mo yung utos, then sinunod mo. At ito yung nangyari kay Mary and Joseph. Nakinig sila doon sa nais ni Lord na ipinahayag doon sa kanilang buhay. At dahil doon, sumunod sila. Nagkaroon ng impact ang kanilang pagsunod sa buong mundo. Alam natin, ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Their obedience is radical obedience. Kasi alam niyo, pag pinag-usapan din natin yung radical, ang ibig sabihin niya ay beyond ordinary, kakaiba. Kakaiba ang pagsunod ng dalawang ito eh. Radical obedience talaga eh. Kaya tingnan natin, ano ang katangian ng radical obedience? At titingnan natin niya sa buhay ni Joseph and Mary. Unahin natin si Mary. Alam niyo bang ang katangian ng radical obedience ay radical obedience is radical obedience is obedience with willingness to sacrifice. Yung bang ikaw ay willing na mag-sacrifice. Yan, that is radical obedience. Tingnan natin yung Luke 1 verse 38. Sabi diyan, then Mary said, behold the maid servant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Ano? Pakialis nga yung echo. So, ang background ho dito, mga kapatid, ito yung panahon na ito pong si Angel Gabriel ay nagsalita dito po kay Mary at ipinahayag niya yung tinatawag na good news. Ano? Good news. Good news yung magbubuntis siya ng walang ama. Yan ho yung good news. Ngayon, so nung ipahayag ho ni Angel Gabriel kay Mary na Mary, ipagbubuntis mo ang anak ng Diyos, ano? Na ang pangalan ay Jesus. Yan, siyempre nagtanong ko si Mary, how will this be? Paano mangyayari ito? Mary asked the angel, since I am a virgin,
Virgin kasi siya. Ngayon, alam niyo, sumagot ho eh. Ano? Sabi ho nung angel, the Holy Spirit will come on you and the power of the Most High will overshadow you. Mary, ang ipagbubuntis mo ay galing sa banal na Espiritu. Kaya miski walang ama, magbubuntis ka sa pamagitan ng kapangyarihan mula sa taas. Magbubuntis ka. The power of the Most High will overshadow you. At alam niyo, sabi ho ni Mary, behold, the maidservant of the Lord. Let it be to me according to your word. Kung ano yung sinabi mo, ako ay alipin ng Diyos. Mangyari sa akin kung ano yung sinabi ng salita mo o ng salita ng Diyos. Alam niyo bang dito, Mary identified herself as slave. Siya po ay slave ni Lord. Kaya nga ho, naging willing siyang sumunod sapagkat tiningnan niya ang kanyang sarili bilang slave at ang master niya ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Alam niyo yung slave, ano? Alam ho niya, ano? Na pagka meron hong utos, hindi na niya kinakailangan questionin yun. Ang slave, hindi na siya kinakailangan makipag-debate, ano ho, magtanong pa, makipag-discuss, doon sa instruction ng kanyang master. Alam niyo, hindi magiging radical ang pagsunod mo kung hindi mo alam na ikaw ay slave. Sino yung slave ni Lord dito? Say amen. Okay, ulitin ko ha. Sino ang slave ni Lord dito? Say amen. Marami ho kasi hindi makasunod kasi hindi slave ni Lord. Ang turing niya sa sarili niya, kasambahay lang ni Lord. Hindi alipin. Alam niyo yung alipin, ibig sabihin, inaalisan niya ng karapatan ang sarili niya. Pagdating dun sa pagre-reklamo, o susunod lang siya doon sa kanyang master. Eh maraming iba, marami tinitingnan ng sarili, hindi alipin eh, kung hindi kasambahay lang ni Lord, made lang ni Lord. Alam niyo yung kasambahay? Pag ayaw na sa iyo niyan, hahanap at hahanap ng ibang amo yan eh. Minsan may demand pa yan. Mag-aalaga lang ko ng bata ah. Walang laba, walang linis ng bahay. Ikaw namang amo. Opo, sige po. Kasi nga kasambahay. Pero alam niyo ba, dapat tinitingnan natin ang sarili natin bilang slave ni Lord. Alipin tayo ni Lord, kaya susunod ka lang. Tandaan mo, obedience is not an option, but an obligation. Yan po ay obligasyon natin. Let it be to me according to your word. Hindi na ako mag-iisip pa, walang negotiation, ako'y susunod. At alam ho ni Mary yun. At alam niyo bang alam niya yung panganib na pwedeng idulot sa kanya ng pagsunod niya. Kaya nga ho si Mary willing magsakripisyo eh. Kasi alam niya yung panganib ng gagawin niyang pagsunod. Alam niyo bang nung time na yon si Mary, sabi niya sa kanyang sarili, yung plano mo, wala na yan. At ang susundin mo ngayon, yung plano ng Diyos. Ang sinunod niya, yung plano ng Diyos sa kanya. Miski na nakita niya na kung yung plano ng Diyos sa kanya nangangahulugan ng sakripisyo. Alam niyo bang alam niya na yung obedience niya magbibigay ng discomfort doon sa buhay niya and perhaps some pain. Sakit! Pero alam niyo ba willing siya na sumunod sa kabila ng sakripisyong nakikita niya. Alam natin kung ano yung sakripisyo ni Mary eh. Nung isilang ang ating Panginoong Jesus. Alam niya magbubuntis siya ng walang ama. At pwede na machismis siya during that time. Pero hindi niya alintana ang sasabihin sa kanya ng tao. Kasi tingnan niyo, yung nang kinasal, napaaga ang pagbubuntis, marami ng marites na nagbibilang ng buwan. Bakit? Kakasal lang dyan ha. Bakit ang laki na nandyan?
nagbilang isa, dalawa, tatlo, di ba? Ganun. Noon ho, nasa betrothal stage, ito pong si Joseph and Mary. 1 year, sila po'y nasa betrothal stage na parang mag-asawa na ho yun. Kaso nga lang, walang sex. At si Mary, kinakailangan, ingatan niya ang sarili niyang maging pure. Ano ho? Maging pure. At pagkatapos ng officially, ikakasal na sila. At alam natin ang nangyari. Ano ho? Si Mary ho ay nabuntis. Ngayon ang tanong, paano niya sasabihin kay Joseph? Joseph, buntis ako. Sino ama? Holy Spirit. Paano niya sasabihin ganun? Ngayon, paalala lang ha, pinapaalala ko ulit sa mga babae na single dito, baka naman haharap ka sa magulang mo at sasabihin mo, Nay, buntis po ako. Sinong ama? Holy Spirit po. Kay Mary lang yun ha, kay Mary. Sabihin sa katabi, kay Mary lang yun. Baka pagharap mo eh. Ha? Nay, buntis po ako. Sinong ama? Holy Spirit po. Walang ganun. Kay Mary lang yun. Alam niyo ba ginawa ni Mary dito? Sumunod siya sa kabila ng sakripisyo na ibibigay niya. Hindi niya masabi kay Joseph. Kasi alam niya hindi maniniwala si Joseph. Sipin niya yung sakripisyong yun. Kaya alam niyo, pumunta siya kay Elizabeth eh. Talaga, kasi maaring yung feeling ni Mary no, talagang feeling niya, nag-iisa siya. Nakita natin yung naranasan niyang sakripisyo during that time. Kaya nga no, nagkaroon siya ng comfort doon po nang pumunta ho siya kay Elizabeth. Siyempre, may comfort siya sa Diyos. Pero kailangan niya nung tao na makakaintindi sa kanya. Si Elizabeth noon ay alam natin na sa kanya hong edad ay alam natin nagbuntis din siya na imposible. Pareho sila ng case. Ngayon, ako naniniwala at anuman ang naging takot ni Mary na pwedeng mangyari dito sa kanyang buhay. Alam niyo ho bang, because this is radical obedience, ano ho? This is radical obedience. Willing siyang isakripisyong anuman. Alam niyo ho bang, anuman ang iniisip niya during that time na pwedeng mangyari sa kanya, ibinigay niya doon sa Diyos. Ibinigay niya kay Lord. Basta siya susunod, magsasakripisyo, anuman ang pwedeng mangyari sa kanya, ipinasadyos na niya. This is radical obedience. Kasi minsan tayo, ano ho, pagsusunod at naisip yung mga sakripisyo na pwedeng gawin niya, mga pangit na pwedeng mangyari sa kanya, hindi na hususunod eh. Lagi hong may tanong na papaano kung? Yun yung tanong natin eh, di ba? Binigay ang utos. Alam mo naman na yung utos na yun ay kalooban ng Lord. Tama, nasa Bible. Nag-reveal ang Lord sa'yo ng utos. Pero alam niyo, minsan pag binigay na yung utos ni Lord, minsan nandun yung papaano kung. Eh alam naman natin na yun ay utos ng Diyos. Halimbawa, tithes and offering. Eh alam mo namang utos yun, dapat ibigay kay Lord. Sino dito yung papaano kung? Eh alam mo naman na ikapu yan, dapat ibibigay kay Lord, hindi iyo yung ikapu. Yung 10%, kanino yung 10%? Kanino yung 10%? Kay Lord, di ba? At siyempre, pagka merong inire-reveal sa'yo ang Lord, ibigay mo yan. Alam mo, pag hiningi ni Lord yan sa'yo, bukod doon sa 10%, kay Lord na yan. Kasi hinihingi eh. Di ba? Ibibigay mo na kay Lord yon. Tama ba yon? Tama ba yon? Hinihingi ni Lord? Aba, hinihingi ni Lord. More than 10%. Hinihingi ni Lord. At alam mo naman si Lord ang humihingi. Sa'yo ba yun? Kenino yun? Pakisabi nga natin ng malakas, 1, 2, 3, kenino kay? Kay Lord na yun.
Basta clear ang utos. Kasi tandaan natin, pagka mayroong bagay na alam natin kay Lord, ibabalik mo yan sa Kanya. Ano? Ah, halimbawa, yung kotse ko, hiniram ninyo at kailangan ko na. Mahihirapan pa ba kayo pagka hinihingi ko yung kotse ko? Dahil akin naman yun, hiniram mo, kailangan ko nang gamitin, mahihirapan ka pa ba na ibalik sa akin yung kotse ko? Eh akin naman yun, mag-i-struggle ka pa ba na ibalik sa akin yun? Eh akin naman yung coaching yun? Ay, kailangan ko na yung kotse. Kasi gagamitin ko na eh. Pambihira ka naman, ginagamit ko pe. Wala ka namang awa, hindi ka naman aawa sa akin, wala akong gagamitin eh. No, kasi akin yun. Dapat buong puso at walang struggle na ibabalik mo sa akin yan dahil sa akin yan. Amen ba? Can you say amen na malakas? So sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo na. Ibigay mo na. O halimbawa, may boyfriend ka at may girlfriend ka na non-Christian. Lagi ko sinasama to sa message, eh, no? Lagi ko sinasama sa message para mapaalalahanan ng mga singles dito. Lahat nga ng mga singles, can you say amen? Parang hindi maka-amen ng mga singles. May boyfriend ka, girlfriend, non-Christian. Eh, paano ko naman isusuko yung boyfriend at girlfriend kung ito, eh, ang cute pa naman? Makakahanap pa ba ako ng cute na katulad niya? Ano ba, may nanliligaw sa'yo, pap, eh, may nanliligaw sa'yo, cute, ano? Kung hindi ko sasagutin itong manliligaw kung ito na cute, eh, nga, hindi Christian, pero cute naman. Baka wala namang ligaw sa akin na cute. Huwag kang mag-alala, bahala ang Diyos. Amen ba? Tingnan mo ko. Binigyan ng cute. Tandaan mo, lahat ng mga lalaking, sino ba mga singles dito? Lahat ng singles nga, say amen. Yung mga lalaking singles, ano? Naniniwala ba kayo na ang mga kalalakihang singles ay na Kristiyano ay hindi cute? Can you say amen? And amen. O sige, singles na mga lalaki, hindi kayo naniniwala na lahat, mali. Lahat, nalilito tuloy ako sa inyo. Okay. Hindi tayo naniniwala na lahat ng Kristiyano na mga mananampalataya ay hindi cute, puro cute. Say amen! Ayun, tama na. Alam nyo, in obedience, tandaan natin, we have to give some comfort to be obedient. Talaga minsan hindi tayo magiging komportable pagka hinihingi ng Lord yung ating pagsunod. In fact, sometimes, ano ho, obedience requires to do something difficult. Talagang nandun yung sakripisyo, may hirap talaga eh. It is not always easy to obey God, tandaan natin yan. Minsan kasi tayo sumusunod pagka ho, easy and comfortable, ano po. Ngayon, tayo ba yung makakasunod pagka nagre-requires na ng sacrifice? Sino dito pag inutusan ng magulang nagiging bingi, di ba? Magwalis ka, magligpit ka ng higaan mo, pero pag sinabi ng nanay mo, ano, magligpit ka ng higaan mo at pupunta tayo sa SM, bibili kita ng bagong sapatos. Sunod agad, di ba? Bakit? May bagong sapatos. Sarap sapatusin. Mga kapatid, pag may pakinabang minsan, okay tayo eh, sumusunod eh. Pag sisikat, okay tayo eh, sumusunod. Eh pag wala ng pakinabang, hindi sisikat, tamad na tamad. Pag walang nakakapansin, ayaw na. Pag maraming tao, ganadong ganado sa pagsunod. Tandaan mo, sa pagsunod mo, ang unang-unang nakakapansin sa iyo ay ang Diyos. Hindi ka man mapansin ng tao, pero sinasabi ko sa iyo,
pansin ka ng Diyos. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, pansin ka ng Diyos. Radical obedience requires making difficult and painful changes in our lives. It means putting aside things we enjoyed, pero hindi naman nakabibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Maybe maring entertainment, changing our entertainment. Alam mo naman, hindi kalooban ng Lord yan. Perhaps changing our friends, yung mga kaibigan natin na alam mo naman, hindi nakabibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. At alam niyo, minsan isa sa sakripisyo talaga na ang hirap-hirap gawin pagka susunod ka kay Lord, pagka involved na yung budget mo. Pagkasama na yung budget, ang hirap-hirap talagang sumunod pag may sakripisyo. Ano ho? Hirap talaga. Even sa pagsunod, sa pagde-disciple, mga kapatid, alam niyo bang naka-involved dyan yung budget? Lalong-lalo na yung mga cell leaders dyan, involved yung budget eh. Pero sumusunod sila, miski na involved yung budget nila. Minsan, naglilibre sila ng mga disciple nila. Pero that is radical obedience. Yung gumagastos ka para sa mga disciple mo, that is radical obedience. Mga kapatid, si Mary, halimbawa ng radical obedience. Kasi laang magsakripisyo para doon sa anuman na espiritual at nananatili, laan siyang magsakripisyo. Na anuman hong pisikal at nabubulok, isasakripisyo niya para sa espiritual at nananatili. That is radical obedience. Pangalawa, si Joseph, tingnan natin. Dito makikita natin na radical obedience is immediate obedience. Tingnan natin, Matthew 1:20-24. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary as his wife. Si Joseph ho dito, dinemonstrate niya yung tinatawag na immediate obedience. Yan ho yung isang katangian ng radical obedience. Immediate. Yung susunod ka kaagad. Dito ho, doon sa pagtugon niya doon sa sitwasyon, na nalaman niya na si Mary ay nagdadalang tao, yung tong unplanned pregnancy. Alam niyo ho bang si Joseph ay binalak ho niya na makipag-break quietly dito po kay Mary. Yung engagement ho nila, ipapawalang visa niya, bibigyan niya ng kasulatan. Siyempre, para maligtas si Mary, doon ho sa talagang napakalaking kahihiyan, bibigyan na lang niya ng kasulatan ng paghihiwalay. Matahimik niyang hihiwalayan para hindi mapahiya. Pero alam niyo, nang nagpahayag ang isang anghel sa kanya sa pamamagitan ng isang panaginip, alam niyo ho bang nabaliktad yung plano? Yung plano niya. Hindi niya itinuloy kung ano yung nasa isip niya. Hindi na siya nakipagdebate pa doon sa sinabi ng angel. Noon sa sinabi doon sa kanyang panaginip, sabi ng Matthew 1:24, when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary as his wife. Sabi ho dito, nang siya po'y magising sa pagkakatulog, he followed God's instruction and made Mary his wife. Kaagad-agad pinuntahan niya si Mary, kinuha niya, bilang asawa, inuwi niya doon sa kanilang tahanan. This is immediate obedience.
Joseph obeyed God promptly. Wala hong procrastination. Mamaya na lang, bukas na lang, saka na. Walang rationalization. Hindi na siya nangatwiran pa. Sumunod ka agad. It was an unquestionable obedience. Immediate ho yan eh. Right away. Ngayon, papaano ho tayo? Kumusta yung ating pagsunod sa Panginoon? It is immediate. Minsan, no, may mga Kristiyano, pagka na-receive yung command, at alam naman niya na yung command na yun ay hindi niya matatanggap, parang ayaw niya nung command, alam niyo ba, minsan, ang katwiran, pinagpe-pray ko pa. Di ba? Pinagpe-pray ko pa sa totoo lang, ang ibig sabihin nung pinagpe-pray ko pa, pinatatagal ko pa. Yung girlfriend mo, boyfriend mo, non-Christian, sabi ng Lord sa'yo, o kaya may sabi ng cell leader mo, ibigay mo na yan kay Lord. Eh, bigyan niyo pa ako ng time. Pinagpe-pray ko pa. Pero kung tutuusin yun, pinatatagal ko pa. Bakit? Eh, sabi ng salita ng Diyos eh, do not equally yoke. Ibig sabihin, kung iyan ay nasa salita ng Diyos, hindi mo kinakailangan ipag-pray na. Ang gagawin mo, susunod ka lang. Sabihin mo nga sa katabi mo, susunod ka lang. Lakasan mo. Iniisip mo kasi baka magbago pa ako man. Hindi na, nasa Bible na ho yun eh. Hindi mo na kinakailangan ipag-pray pa yun. Pero kung tutusin, hindi pinagpe-pray, ang ibig sabihin, pinatatagal. Hindi pinagpe-pray, pinatatagal. Pero yung obedience ni Joseph was immediate. Dapat ganun din ho tayo. Dapat immediate. Susunod lang tayo. Alam nyo dito, si Joseph, sinunod ang Diyos at alam niya iyan ang right thing to do. Meron ho mga Kristiyano na educated, pero nakalulungkot, hindi obedient. Minsan iniisip natin ang kailangan natin ay more teaching. Pero alam niyo ba, in reality, the greatest need in most churches is not for more teaching, but more obedience. Hindi ho, minsan kailangan natin yung more teaching minsan eh. Ano? Minsan nga, tayo po ay tagtag na ng mga teaching. Every Sunday, nandun tayo. Pero alam niyo ho bang, okay lang yun, nagpapatagtag tayo ng teaching eh. Okay lang, tanggap ng tanggap. Pero minsan ho, nagkukulang talaga tayo doon sa pagsunod. Tulad na lang ng utos na go and make disciple. Yung pagdating sa pag-akay ng kaluluwa, pag-aalaga ng kaluluwa, minsan marami ang hirap na hirap talagang sumunod. Minsan talagang minsan mas gugustuhin pa niyang, ibibigay ko na lang to. Magkano gusto mong donation? Ibibigay lahat pagdating doon sa kanyang material things. Pero pagdating sa go and make disciples, talagang hirap na hirap siyang mag-go and make disciple. Alam niyo bang, nang sabihin ng Lord, through revelation doon sa angel, na yung pinagbubuntis ni Mary galing sa Holy Spirit, alam niyo bang sumunod agad siya at kinalingan niya si Mary. Right away, kinalingan niya si Mary. At alam niyo bang meron tayong isang matututunan dito? About discipleship. Dito ho, sumunod ka agad si Joseph. At agad kinuha niya at inalagaan niya si Mary. Ikaw ba ay susunod agad? Pag may pinakikita sa iyo ang Diyos na puntahan mo at alagaan mo, na isang disciple, na isang kaluluwa, itetext mo ba siya kaagad? Ichat-chat mo ba siya kaagad? Imimit mo ba siya? Di ba? Nakakita ka na ba ng mga Kristiyano na umiiyak dahil sa discipleship? Meron bang ganon? Bihira eh. May nakikita tayo umiiyak dahil sa love life. Kalibitan, laging love life. Pero sa pagdi-disciple, parang kokonte.
Dahil talaga gustong-gusto niyang mag-disciple. Alam niyo ba sa yung word na Christian? 3 times lang na natin makikita sa Bible yan. Pero yung word na disciple, 269. Kaya nga ang Diablo will do everything to deceive us and to devalue this discipleship. Gagawin niya ang lahat kasi pinagpahalagahan ng Diyos yan. Pinagpahalagahan ni Lord doon sa banal na kasulatan. Kasi alam niya ito yung kailangan ng church. Ito yung kailangan natin bilang mga mananampalataya. Kaya gagawin niya ang lahat para talagang i-deceive tayo at hindi pagpahalagahan ang discipleship. Alam niyo, pagdating sa discipleship, si Satan, pahihirapan talaga tayo sa pagsunod natin. Pag inutusan ka ng Diyos para asikasuhin ang isang spiritual Mary mo, your disciple, dapat immediate ang pagsunod mo. Di ba? Immediate ang pagsunod mo. Sino dito, alam mo, merong ipinakikita ang Lord sa'yo na anak, alagaan mo yan, puntahan mo yan. Can you say amen? Yung totoo, can you say amen? Oh, meron. Di ba? Dapat immediate ang pagsunod ho natin. Minsan kasi ang problema natin, nasa isip kaagad natin, waste of time. Eh, wala naman kasing time yan pag pinuntahan ko. Miski na itry kong alagaan yan, baliwala din. Kasi busy yan. No. Try, itry natin. Kasi tandaan mo, ang discipleship, kaya inilagay yan ng Lord doon sa church. Tandaan natin, yan ang pag-asa ng mga churches sa panahon natin ngayon, yung discipleship. Tandaan natin, ang isang sukatan ng pagsunod mo sa Diyos ay pagsunod sa mataas na otoridad na nasa sa iyo. Yung mataas na authority na nasa sa iyo. Pagsunod sa gobyerno, pagsunod sa magulang mo, pagsunod sa authority na nandoon, na inilagay ng Lord doon sa church. Ano? May mga yun, pag inutusan, pilit na pilit, sumunod. Na-receive yung utos 2002, sumunod 2022. Bakit? Kasi hindi immediate. Anak, maglikpit ka ng higaan mo. Opo, mami, mamaya. Maghugas ka ng pinggan. Yes, mami, promise, mamaya. Sino dito, pag inutusan ka ng magulang mo, sumusunod ka agad, immediate. Say amen. Tapos sasabihin mo, salamat mami, napakalaking pribilehiyo na ibinigay mo sa akin na sumunod ako sa utos mo. Meron bang ganon? Parang wala eh. Ano? Sabihin mo nga sa katabi mo, di nga. Naalala ko yung isang boss, ano? Yung isang boss. Sabi niya doon sa tauhan niya, magiging successful ka if masaya ako sa'yo. Alam niyo, tinutukoy niya is submission. Kasi nandun ang tagumpay, ang promotion, pagka merong submission. Alam nga namang mapopromote ka kasi rebelde ka. Alam mo, ipopromote ako ng boss ko. Bakit? Rebelde ko. Walang ganun. Ipopromote ka sapagkat submissive ka. Pag may issue ka ng submission, kahit nasaan ka, saan ka man pumunta, at hindi mo natututunan ng submission, hindi ka magtatagumpay sa trabaho mo, sa church mo, sa ministry mo. Because tandaan mo, obedience can bring blessing anywhere you are. Yan ho ang naibibigay ng obedience. Tandaan natin, good intention to obey is not obedience. Good intention does not change anything. Alam niyo kung nasaan ang pagbabago dun sa action. Action is where change begins. Mga kapatid, tandaan mo, miski na ilang taong kang mabuhay sa daigdig na ito, palaging kulang ang buhay mo. Laging may kulang hanggat hindi mo isinasakatuparan ang pagsunod na hinihingi ng Diyos doon sa buhay natin.
Alam mo kung bakit kailangan mong sumunod ngayon? Alam mo bakit kailangan sumunod ngayon? Ito. Sapagkat alam niyo bang si Satan may plano sa buhay natin? At siyempre may plano ang Diyos. At pag dinelay natin yung pagsunod natin, alam niyo ba ibig sabihin yan? Binibigyan natin ang chance sa Satan na matupad yung plano niya doon sa buhay natin. Mga kapatid, today is God's calendar. Tomorrow is devil's calendar. Obedience can transform your life. It can change the course of your history and can impact people around you. Dito ho yung obedience ni Mary and Joseph. Alam niyo ho bang nag-provide ang Lord sa atin ng greatest gift of all? At yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. At ginamit ho si Joseph and Mary. Sumunod ho sila. Ibinigay sa atin ang the greatest gift at yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Hindi lang sila napagpala doon sa kanilang obedience, maging tayo, hindi lang sila. Tanda natin, there is always reward for obedience. Gusto kong tawagin si Pel eh. Nasaan ba si Pel? Pel, nasaan ka na? Akala ko nag-fail na tong si Pel. Okay. Yun po, kinakabahan po ako. Yun po, magandang gabi po sa bawat isa. Nandito po ako para mag-testify kung gaano po kabuti yung Lord sa buhay ko. So, ako nga po pala si Fel, drummer po ako ng Taytay New Life, and cell leader na po ako for more than 10 years. So, dito na rin po ako lumaki. Hello? So, ayun po, dito rin po ako lumaki, and then, unahan ko na po kayo, gusto ko magpasalamat sa Lord sa ginawa niya for more than 10 years na narito ako sa church. So, marami nangyari, ups and down, but God never failed me. He never leave me kahit anong mangyari sa buhay ko. So, ayun, for 10 years, ginamit ako ng Lord using music. So, ginamit din ng Lord yung family ko para pumasok ako sa music team. So, ayun, before ako magamit sa Lord ng music team, syempre may mga requirements tayong gawin para makapasok. Tulad ng pagde-devotion, pagiging active sa mga church, sa post-E, sa mga ano natin, sa gatherings, and then sa, and also dun sa cell group, magkaroon kayo ng cell group para makapasok kayo sa music ministry. So, iyon, to make the long story short, ginawa ko po yun lahat, and then, thank God, nakapasok po ako ng music ministry. And then, ayun po, dumating ang panahon, bumigat po ang challenge ng buhay ko. Nagka-pandemic, nawala ng gana sa buhay, nawala ng trabaho, and so on. So actually, before pandemic po, I enter a relationship na alam ko sa sarili ko na, ayun na pala, na perfect time na ni Lord. Yun kasi yung pinag-pray ko. So tingin ko, tama na siya. But after years, nagka-pandemic, pinakita ng Lord na masyado ko na siyang pinangungunahan dun sa mga plano niya. So, damas sinunod ko yung sarili ko kaysa dun sa gusto ng Lord. So, ayun po, sinunod ko yung tingin kong tama without knowing na may nasasaktan ako at maapektuhan nito yung ibang aspeto ng buhay ko. So, ayun po, lahat po ng meron ako, nawala. Lahat po ng passion ko, nawala. Sa pagtugtog ko, sa pag-cell group ko, nawala po yung lahat. And then, ayun, natigil po ako sa paglilingkod sa Lord for almost 3 years. So, ayun po, kung nakakatin po kayo dito, last 3 years, wala po ako dito. Pero thank God, narito po ako, ginagamit ako ng Lord. And then, dumagdag din po yung sitwasyon namin sa bahay. Kinakabahan ako. So, ayun po, dumagdag po yung sitwasyon namin sa bahay. Overcrowded po yung bahay namin. And dumating sa point na wala akong matulugan after work. So, hirap po ako. And then, walang peace dun sa bahay namin, magulo. So, wala, as in magulo. And then, napagod ako sa buhay ko.
dahil hindi ko na rin nagagawa yung mga bagay na kung saan ako lumalakas. Sa pagtugtog, sa pagsa-cell group. And then, nawala lahat na kung anong meron ako. Pero sa kabila ng lahat, God never failed me. Patuloy nang pinaramdam ng Lord sa akin na hindi niya ako pinapabayaan sa point na yon. Nagkaroon ako ng opportunity na makapagbukod ng bahay. So nag-rent po ako sa Bali Golf and God used that opportunity na makapag one-on-one po sa kanya. And then ayun po, last year pinaalala sa akin ulit ng Lord, Phil, balik ka na. Namimiss na kitang tumugtog, namimiss na kitang makita sa cell group, namimiss na kitang umahawak ng cell group. Sabi ng Lord, gawin mo na ulit yung mga bagay na yon na pinapagawa ko sa'yo. Sumunod ka ulit sa akin. And then one day, nag-decide po ako sa sarili ko na, Lord, babalik na ako. Gagawin ko na yung bagay na pinapagawa mo sa akin. And then after that, unti-unti kong inalis yung mga bagay na nagpapalayo or nagpapatigil sa akin para maglingkod sa Lord. Sinuko ko lahat. Lahat ng nagpapapigil sa akin. Sinuko ko kay Lord lahat. So after that, nag-start po ulit ako sa umpisa. Kung saan ako nagsimula. Kung ano po yung sinabi ko kanina, like ng devotion, prayer, worship, attending church, life class, and then yung cell group. So, may ipapakita po akong picture sa inyo. Ito po yung cell group ko ngayon. Weekly, ginaganap po namin yan. Diyan po sa likod ng church. And then, binalik ko yung mga bagay na yan. And then, recently, nawala din po ako ng trabaho. So, sabi ko sa Lord, Lord, sumunod naman na ako eh. Binalik ko naman yung lahat, yung devotion, yung prayer, yung worship, yung cell group. Pero, bakit nawalan pa ako ng trabaho? So, ayun, but God never failed me. Meron peace sa buhay ko kahit nangyari na nawalan ako ng trabaho. So, ngayon po, inihanda niya ako sa panibagong yugto ng buhay ko. So, meron po akong business na ipapakita sa inyo. Ayan po. So, FPT Photography. So, di po ako nangamba kung bakit nawalan ako ng trabaho. Kasi binigay po ng Lord yung bahagay na yan. So, ayan po yung mga projects ko. Ayan. Papakita lang po sa LCD. So, ayan po. And also, this year po, sinumulan na rin po namin yung bahay namin for how many years na hindi po pinapagawa. Ayan po, ongoing construction din po siya. So, ayan po, those blessings, tinugon ng Lord lahat yan. For how many years na pinagpe-pray ko sa Lord, sa sustaining, sa shielding, ngayon po, tinugon ng Lord. So ngayon, for 5 days na ginamit po ako ng Lord using music, gusto ko po ipakita sa inyo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko. So kung gaano niya ako minahal ng todo. So mayroon po akong iwan na verse na Exodus 14:14. So ito po yung life verse ko. The Lord will fight for you. You need only to be still. So kahit anong mangyari, mag-ups and down, mag-still ka lang dun sa mga taong nagpapalakas sa'yo, especially sa Lord. Because si Lord yung lalaban para sa'yo. So, sa Diyos po ang pupuri. Yes. Marami po talagang mga patotoo na ginagawa ang Lord sa buhay ng mga Kristiyano. Marami po yan, hindi lang si Pel. Alam ko, meron din kayong sarili niyong patotoo. Kasi nga, hindi naman nagsasawa ang Lord talaga na kumilo sa atin. Minsan tayo lang nagsasawa eh. Tanungin ko yung may mga asawa rito. No? Lahat nga ng may mga asawa, say amen. Okay, marami. Halimbawa, asawang babae, kayong asawang babae. Halimbawa, mahal kayo ng mister nyo. Mahal kayo ng mister nyo. Ngayon, ang problema, merong binibigyan ng time ang mister mo. Halimbawa, merong ibang mahal. Halimbawa lang to. Merong ibang binibigyan ng time. Pero ikaw naman ang priority. Di ba? Ikaw naman ang priority. Lahat ng oras, halos nasa'yo.
Siguro 3 times a year lang. Doon sa iba. Mga misis, papayag kayo? Lahat ng mga misis, papayag kayo? Hindi. Tabi no isa, hindi. Siyempre, hindi kayo papayag. Di ba? O halimbawa, 2 times na lang, papayag kayo? Ha? Hindi. Damot nyo naman. Hindi. Siyempre, hindi kayo papayag, di ba? O, 1 beses na lang, papayag kayo? Hindi pa rin. Okay, ano na lang, bawasan na lang natin kung 1 oras ang pagbibigay nila, kalahating oras na lang, papayag kayo? Hindi pa rin. O 5 minuto na lang, damot nyo naman? Hindi pa rin eh. Hindi pa rin. Kasi gusto nyo, ikaw kayo lang ang one and only. Amen ba? Yun. Pumalakpak ka lahat ng mga misis dito. Sige, palakpak ka lahat ng mga misis. Yun. Kasi gusto nyo kayo lang yung my only one. Alam niyo ba kung bakit hindi tayo makasunod kay Lord? Kasi kung tutuusin, hindi talaga natin minsan mamahal si Lord ng radical love. Kasi meron pang iba talaga tayong mahal eh. Kung tutuusin, kaya hindi talaga tayo makasunod eh. Alam niyo, kung magde-decide tayo na, Lord, ikaw lang talaga. Hindi ang kamunduhan, hindi ang kasalanan, ikaw lang talaga. At alam niyo, kung mahal talaga natin si Lord, ang Panginoon, ipapahayag natin yan through our radical obedience. Makikita niya sa atin ang kakaibang pagsunod. Alam niyo, kung nagagawa mong sumunod at magkaroon ng radical obedience sa iba, dapat nagagawa mo yan sa ating Diyos. Kay Jesus na nagligtas sa iyo, kay Jesus na nagbigay ng buhay sa iyo, kay Jesus na nagbabago sa iyo. Minsan eh, pagka susunod dun sa iba, miski magsakripisyo, talagang nagagawa eh. Ito, nakita natin, this coming election talaga, nagagawa nila eh. Because of kanilang paniniwala, kanilang mga prinsipyo, merong susundin kahit na ano gagawin minsan. Because of their radical obedience, dahil doon sa kanilang paniniwala. Pero alam niyo, kung Kristiyano tayo at nagagawa natin to sa iba, ngunit hindi mo nagagawa kay Jesus yan, there is question doon sa love natin kay Christ. Bakit pagka sa church, hindi mo magawa? Bakit pagka kay Lord, hindi ka makasunod ng madali, pero pagka dyan, may sakripisyo, napakadali mong sumunod eh. Alam niyo, si Joseph at si Mary, na-receive nila yung command. And they obeyed. Pwede bang tumayo tayong lahat? Alam niyo, ngayong gabi naniniwala ako, may sinasabi ang Diyos na command sa inyo, sa ating lahat. Isang command na nais ni Lord na siyempre sumunod tayo. At nawa, sabihin natin tonight, tulad na sinabi ni Mary, let it be to me according to your word. Let it be to me according to your word. Lord, ano man ang inuutos mo, kung ano yan, Lord, susunod ako. Iba't iba yung paraan ng Panginoon para mangusap sa atin. Kay Mary, talagang nagpakita sa kanya yung isang angel. Kay Joseph, panaginip. Maring hindi na nangyayari sa panahon natin ngayon yan. Yung mga bagay na ganyan. Maybe sa dream, meron pa rin. Maring walang magpakita sa inyo na isang angel. Pero alam niyo bang, sa pamagitan ng mga
ganitong pagtitipon, revival na katulad nito. God speak. Dito namungusap ang Diyos. Kaya nga, ginagawa natin itong sustaining nights, shielding nights, because binibigyan natin ang pagkakataon ng Lord to speak, mangusap sa bawat isa sa atin. Pwede bang pumikit ang lahat? Merong way ang Lord sa'yo to speak to you this evening. Parang si Joseph and Mary. May way ang Lord sa kanila. And this time, may way ang Lord sa inyo. Pero the same Lord. The same Lord na nangungusap. May paraan ang Diyos kay Joseph and Mary at sa atin may paraan din. This night, pakinggan niyo yung pangungusap ng Lord. This night, hear the command of God. Merong ipinagagawa ang Diyos sa atin. Alam mo kung bakit minsan hindi tayo pinagpapala ng Lord? Kasi may hinihintay siya na gawin mo. Ayaw niya tayong konsintihin eh. Naisipin natin, pwede naman pala. Pwede naman pala na yung business ko lumago, miski ganito buhay ko. Pwede naman pala na yung job ko, ma-promote ako. Miski ganito buhay ko, miski nagtatago ako, miski may kinikimkim akong kasalanan, pwede naman pala. Ayaw ni Lord lang gano'n. At ang totoo, may hinihintay si Lord. The step of faith, pagsunod sa buhay natin. And after that, sinasabi ko sa inyo, sigurado, may gagawin ng Diyos sa inyo na pagpapala. Lahat ng pagsunod, may katapat na pagpapala, na blessing. Sino dito yung kinakausap ng Lord ngayon? Pwede bang pakitaas mo yung kamay mo? Alam mo, kinakausap ka ni Lord. Sige, maging totoo ka sa sarili mo na kinakausap ka ng Panginoon. Pwede bang pakitaas mo yung kamay? Yan ang paraan ng Lord sa iyo. Thank you, God. Aawit tayo at habang umaawit tayo, kung nagtaas ka ng kamay, at gusto mong lumapit dito sa unahan. Isa-isa tayong lumapit dito sa unahan. Because you received the command, you received the instruction of the Lord this evening. At sa iyong pagtaas ng kamay at sa iyong paglapit dito sa unahan, para kasi Mary, sinasabi mo, let it be to me according to your word. Mangyari, Panginoon, sa akin. Ano man ang sinasabi mo, Lord, susunod ako. Lord, renew our love. Let our love be a radical love for you, O God. Revive us this evening. This is the last night, O God. Ibuhos mo sa amin ang dapat na pagbubuhos ng iyong Espiritu, Panginoon. Lord, nagsusumamo kami sa inyo. Give us the power to obey, O God, this evening, O God. O God, yes. Revive our love to you, O God. Let our love be a radical love, O God. God, God. Sige po. Yung nagtaas na kamay, habang umaawit po tayo, please come to the front. Sige po. But Jesus is there.
instruction mo ngayong gabi. Meron kang instruction sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lang ang iibigin namin, Panginoon. Panginoon, ngayong gabi, tatapusin namin ang issue kung meron pa kaming ibang mahal. God, God. Jesus. Ikaw lang, Panginoon. Evening, God. Ikaw lang, Panginoon. God, God, God. Oh, yes. Glorify Jesus. Jesus Christ. And all God to your first love. Be ready. Kailangan natin ng power from God. Lagi ko sinasabi, hindi natin kayang sumunod ng mag-isa lang. We need the power of God. We need the passion from above this evening. This evening. Yes, naka-receive ng instruction ng mga anak mo, Lord. Pero Lord, ngayon, we need the power. We need the power para mapadali, Panginoon, ang pagsunod namin sa iyo, Panginoon. Lord, this evening, amin pong tatapusin ang isyo kung meron po kaming mas ibang mahal kesa sa iyo, Panginoon. Lord, search our heart. Kung meron bang talagang iba pa. And Lord, we will decide this evening, Lord, ikaw lang talaga. Pastors, pwede bang lay hands to them. Tulungan natin sila. Hayaan natin dumalo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila ngayon. Yung mga primary pastors, sige po, pwede bang patungan natin ng kamay ang mga anak ng Diyos na ito ngayon. Sige po, kailangan nila yan. Kailangan nila ang empowerment from above. Sige po, pwede bang puntahan natin sila. God, God, God. Puntahan natin, just lay hands. Sige po. Lord. Glorify Jesus, God. Jesus Christ, and hold on to your first love. Yung mga cell leader, kung nandyan yung mga miyembro mo, pwede mong puntahan at lay hands. Yung pastors, yung mga members mo, sige. Glorify Jesus, Jesus Christ. Mga cell leaders, sige, pwede puntahan natin yung mga members natin so that God can empower them this evening. Oh Lord, yes God. Pura kasandarya, syandara bakasandaryan. God, God, God. To your first love. Yes. Lord, tulungan mo kaming sumunod, Panginoon. We need your power, oh God, so that we can obey, oh God.
Jesus, Jesus, God, God. Oh, God, to your first love. Lord, miski na lang ang kahulugan ng sakripisyo. Lord, bigyan mo kami ng kapangyarihan na sumunod. So that, Lord, miski alam namin na may susuungin kaming sakripisyo sa pagsunod namin, Panginoon, makasunod ka. At kung kami nahihirapang sumunod, Panginoon, na minsan hindi immediate ang aming pagsunod, Panginoon, sapagkat hirap na hirap kami, Lord. Lord, empower us so that we can obey easily to you, God. Lord, yes, Lord, we need your power. Because we need your blessing, oh God. We need your anointing, oh God, sa buhay namin, sa ginagawa namin. Na hindi dumarating because of our disobedience, oh God. God, yes, revive us, oh God. Lord, renew our love to you. Tapusin mo ang issue kung meron pa kaming ibang mahal kesa sa iyo, Panginoon. Tapusin mo yan sa buhay namin, Lord. God. Lord, let us receive the instruction and then we can obey, oh God. Empower us to obey, oh God. God. We pray for that. For your instruction, oh God, for your word. And then we will obey, oh God. Yes, yes, we will obey, oh God. God. We will obey, oh Lord. Urat ka sandarya siyandara bagat. Lord, we give our lives to you, O God. We surrender all things to you, O God. Hindi kami magtitira, Panginoon. God. Jesus. Lord, glorify your name. God. Thank you, Lord. Oh, Jesus. God. Sa Diyos ngayong gabing ito. God. Jesus Christ. God. Yes. Our love to God.
Lord, hold on to that first love. We will hold on, O God. Tayong lahat, worship God. Sige, awitin natin ito at iparinig natin sa kanyang awit na ito. If you want to raise your hand, sige po, gawin nyo ng malaya. Worship God. Worship God this evening. Pinainit, Panginoong Jesus. May bumitaw, pero ngayong gabi, merong kumapit at kakapit ng gusto sa iyo, Panginoong Jesus. God, Lord, pagdating sa pag-ibig sa'yo. At matagal na siya sa ganyang sitwasyon. Kung meron na ganoon dito, Lord, hinipo mo sila. At mula ngayon, ang pag-ibig nila sa'yo ay magiging stable, hindi babago-bago! Oh Lord, yes, God. Tatapusin namin ang issue, Panginoon. Kung talagang mahal ka namin o hindi. Lord, this evening, tingnan mo yung puso nila, pagmamahal namin sa iyo. Lord, nagpasya kami na ikaw lang ang mamahalin namin, Panginoong Jesucristo. Ikaw lang ang mamahalin namin. Kakapit kami sa radical love mo. At Lord, ibibigay din namin ang radical love namin sa iyo, Panginoon. Lord, we will commit radically. We will obey radically. We will submit radically. And we
we will have discipline radically, Panginoon. Because we have the radical love of God sa buhay namin, Panginoong Jesus. And we will express that through our radical love to you, O God. Sa'yo lang kami magiging radical, Panginoong Jesus. Pagka hindi kalooban mo, hindi na kami magiging radical. Sa'yo lang kami magiging radical, Panginoon. God, salamat. Ibigay po natin ang pinaka the best love offering sa napakamakapangyarihan Diyos na kumilos sa buhay natin ngayong gabi ito. God. So pumalakpak nga po ng malakas lahat ng radikal. Ayun, amen. So, ngayon po, unang masusubok. Okay, ang ating radical obedience. Handa bang bawat isa? Handa ba tayo? Parang hindi ulit. Handa ba tayong lahat? Amen. Ayun, di ba? Sabi nga, tithes and offering po, isang pagsunod sa utos ng Diyos sa atin at pagbabalik sa Diyos ng para sa Kanya. Sabi sa Leviticus 27:30, every tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit at the trees is the Lord. It is holy to the Lord. This is a reminder for us na lahat ng meron tayo, businesses, bahay, pagkain, everything, lahat ng meron tayo, lahat po yan ay sa Diyos. Tayo po ay pinagkatiwala lang po sa Diyos, ng Diyos yan sa atin. We are just steward of it. Walang sa'yo. Walang sa atin. Okay, now, the Lord wants our love and our obedience, a radical obedience to Him through our tithes and offering. I challenge everyone to be faithful in our tithes and offering, in our portion to the priest, in our seed to the Word. Tayo nga po tayong lahat. Hawakan po natin ang ating mga sobre, ayan, na meron ikapot handog na para sa Diyos. Taas po natin. Sabihin mo, Lord, sa'yo to. Okay. It is non-negotiable. Sa Diyos lahat to. Let's pray. Father in heaven, today, let us exercise our radical obedience to you through our tithes and offering. And Lord, thank you for reminding us na walang sa amin. Thank you for reminding us na lahat to ay sa'yo. And Lord, today, help us to be more faithful to you in our giving. And teach us to obey and honor you through our tithes and offering. Lord, maraming salamat for sustaining us, for providing for us, Father God, and patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa sa amin, pagpalain, Panginoon, ang bawat pinagkakitaan namin, negosyo man yan, trabaho man yan, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagsusustain at pagpapala sa amin. Lord, today, hayaan mo, Panginoon, na ang lahat ng malilikom namin ay magamit para sa ikaluluwalhati at ikalalago ng iyong pangalan dito sa lupa. Lord, maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen and Amen.